make sure lang na yung indoor natin is 220 yung blower. Ayun, ang capacitor, ang neutral niya, itong isang linya sa neutral, at yung isang linya naman, maggawa tayo ng jumper, tatlo, para sa speed niya, ng low, medium, at saka high. Ito lang, napakasimple lang ng connection niya. Pagkatapos, yung line 1 at line 2 mo, line 1 or neutral, dito sa input ng PCB at ng relay. At yung normally open naman ng relay, itong kulay puti o kahit ano pang kulay yan, yung sa S, kung makikita natin, focus. Ayang S na yan, ayan ang normally open ng relay. Yan ang magti-trigger sa contactor sa outdoor sa taas. So mamaya, papakita ko yung wiring doon na tinanggal na rin yung PCB doon sa outdoor. Nirekta na lang natin yung pan outdoor sa contactor. So guys, simple lang yung wiring. Napakadali lang nito. So sa mga kapatid natin na bagong technician, panoorin nyo lang to o pwede kayong mag-comment, PM nyo ako para mabilis po natin magawa yung ating trabaho at para ma-satisfied yung ating customer. Explain na lang po natin na pagka talagang hindi kaya nila magbibili ng bagong PCB, unrepairable na, i-suggest na lang po natin dito sa kanila. Sige guys, at ito ay iyan ako muna. Iyan ako muna. So guys, ito na yung karugtong ng kinabit kong universal PCB board, no? Bababa. So dito, tinanggal ko na yung PCB board niya. Alisin nyo na. Bibilisan ko na lang. Tinanggal ko yung control board na nakakabit dito. Pagkatapos, yung switch ng universal, yung papuntang compressor niya, compressor on niya, nilagay ko sa S. Buksan ko na lang para makita niyo, no, para kompleto. So guys, makikita nyo rito sa correction ko, yung kulay dilaw, ayan yung galing ng universal na PCB board sa indoor. So nakakabit siya, siya yung mag-switch, mag-trigger. Ayan, umandar na po para mag-trigger yung contactor. Tinanggal ko na yung tanggalin nyo na yung sensor, nakakabit dito sa pipe. Tanggalin nyo na rin yung expansion valve niya. Wala nang connection yun, alisin nyo na. Kasi 4-way valve to, ginagamit yung valve na yun sa puro lamig lang naman, di naman kailangan ng init. So kailangan nyo ng alisin yun, tanggalin yun. So ang matitira na lang dito yung contactor, trigger ng compressor, pagkatapos yung pan. Ano guys, ganun na lang magiging supply nyo. So yung switching ng universal na galing sa S, ayan, kulay dilaw, makikita nyo, pumasok ng A1 ng contactor. Pagkatapos ito nya, ito yung neutral nya, at yung compressor nya, yung output, isang punta ka ng capacitor starting, tapos running capacitor, at yung pan, yung isang pan na wire nya, punta ng neutral. Yung isa naman buta na kapastor. So yung isa sa line 1. So guys, di ba, kukuunti lang, halos tinanggal ko na yung PCB. Huwag kayo mag-alala sa ibang sensor, bunutin nyo na. Pag magkocontrol lang sa inyo yung sensor sa inboard. So kung mapapansin nyo, maandar na sabga na yan. Hindi kalimutan ko lang yung video 1 naalala ko lang para sa inyo guys, na pwede nyo ikabit yung universal PCB. Huwag kayo mag-alala, tanggalin nyo na yung mga sensor dito, pati yung passion.
Naputol kayo na. So guys, yun lang. Ayan, namatay na. Na-reach na yung room temperature sa baba. So, ganun din ka-accurate. So, maganda yung universal board na to. Kung maganda yung pagkakabit nyo. Wala na kayong babaguhin. Sa unang video ko, may tinanggal ako dun sa indoor. Inalis ko yung sa swing. Kasi sira na yung swing motor nun eh. So, tinira ko lang dun yung blower. So, guys. Masasabi ko na pwede nyo gamitin yung universal PCB kung wala na talagang option. Kagaya na itong ginagawa ko, hindi ko na replace yung pyesa kasi wala kami pampalit. Saka nasa gitna ako ng kami ng disyerto, yung bilya na to. So, ang pinaka-option na lang para hindi maghantay ng matagal na panahon at kailangan talaga ng AC sa baba, sa tenant. So, yun na lang ang paraan natin. No? Kausapin natin ng customer at tenant na... ito na ilalagay muna natin ano, at kung may available na at kaya na ng budget nila, saka na lang sila magpalit. So guys, yun lang, ganun lang po kasimple, kadali, install lang universal PCB board, walang kahirap-hirap at walang delikado. So kung may ibang karagtagan man kayo na tanong, pwede po kayo mag-PM, open po ako lagi para po sa mga bago nating kapatid na teknika na nagsisimula. Ayan, nag-trigger na po ulit. Kita niyo po, napakaganda po ng successful po pag-trigger niya. Oh. Ito na ulit siya. Paano guys, good luck na lang sa inyo. At may tawag pa, may gagawin pa ako mamaya. Salamat guys, good luck. So guys, at dito yung install ko na ano, na universal, ayun o. Dinikit ko na lang yung thermostat niya ron. So, isusun ko na lang para makita niya. Ano. So, ganyan ko lang siya sinetup. So, isang buwan ako maantar yan, may get. Wala nung kinabit ko. Ngayon ko lang pala naalala na akala kung nakapag-save ako ng video. So, gaya na sinabi ko, yung blower na kinabit ko dyan, yung swing niya kasi, hindi naman kailangan ah. At sira na rin kasi yung swing motor niya, kinain na ng sistema ng umido. So, hindi ko na lang kinabit. Pero, okay na okay yung universal na PCB board na yun na pang indoor. Kung mapapansin nyo, sa ngayon, kaya mandar na siya kasi yung set point ko, 22, minute pa rin, no? Kaya nag-trigger na. Mandar na siya. So, ganoon lang guys, good luck sa inyo. Maganda itong PCB na to dahil mura na.